السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maraming mga kapatiran na nagtatanong kung papaano manatiling matibay, matatag ang kanilang pananampalataya. At may mga tao naman nagtatanong kung papaano palakasin ang kanilang iman, ang kanilang pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat may mga tao na napapansin natin, malakas ang kanilang pananampalataya. Nung Ramadan, sila ay nag-fasting, nakompleto nila yung pag-aayuno, yung mga sunna, nagsasala ng 5 beses isang araw, laging umaattend ng mga Islamic lectures, mga pag-aaral sa Islam, at kalaunan nang hina ang kanilang mga pananampalataya. Humina sila, parang bumagsak. Ngayon mga kapatid, ano yung mga dahilan upang manatili at ano yung mga hakbang upang lumakas ang pananampalataya ng isang Muslim? Ang pangunahing bagay na dapat gawin ng isang sumasampalataya upang lumakas ang kanyang iman, walang iba kundi ang manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humiling ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tulungan kanya upang mapanatili mong matibay ang iyong pananampalataya, ang iyong iman. Pagkatapos mong manalangin kay Allah, nagdua sa kanya na maging matibay ang iyong pananampalataya, maging matatag ka, anumang suliranin sa dito sa mundo ang iyong hinaharap, magbasa ka ng banal na Quran. Ano po? Unawain ang banal na Quran, yung tadabbur sa banal na Quran. Sapagkat ang Quran, ito po ay lunas sa lahat ng uri ng sakit. Lunas siya sa shirk, sa bid'a, sapagkat ang napapaloob sa banal na Quran, ito ay mga akida, mga tamang aral, mga doktrina sa banal na Quran. Yung napapaloob dyan is mga doktrina, ang buhay sa mundo. Yung mga mangyayari bukas, yung paraiso at impyerno, yung kasaysayan ng mga sugo at mga propeta, napapaloob saan? Sa banal na Quran. At syempre mga kapatid, yung mga pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at kanyang mga katangian na napapaloob sa banal na Quran, marapat sa isang Muslim intindihin at unawain ang mga napapaloob dito. Mga kababayan, mga kapatid sa Islam, ang banal na Quran, isa ito sa pinakamalaking dahilan upang mapanatiling matibay ang iyong pananampalataya. Mapapansin natin, yung mga taong araw-araw nagbabasa ng banal na Quran, ang umaga nila, Quran. Tuwing pupunta ng masjid, bago magsala, nasa masjid na at nagbabasa na ng banal na Quran, o di kaya naman, bago mag-ikama, nakaupo sila, ang ginagawa nila, sila ay nagdudua at nagbabasa ng Quran. Araw-araw, ganito yung kanilang buhay. Bago matulog, umaga, maghapon, nagbabasa ng Quran hanggang gabi, mashallah, napakasaya nila. At ramdam nila ang tamis ng pananampalataya sapagkat binabasa nila ang banal na Quran. At lalong titibay ang iyong pananampalataya kung binabasa mo ang mga tafsir, ang kahulugan ng banal na Quran. Pangatlong bagay upang ikaw ay manatiling matibay sa pananampalataya at lumakas ang iyong iman ay ang pag-aralan mo ang tafsir ng Quran. Ano po? Pag-aralan mo. Pagkatapos mo itong basahin, unawain, pag-aralan mo yung mga napapaloob dito. At gayon din, pag-aralan din yung mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinuturuan kanya, napapaloob dito yung kalagayan ng isang tao, kung paano siya makitungo sa kanyang Panginoon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kaugalian ng isang Muslim at yung mga kasaysayan noong unang panahon na banggit sa Quran at sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga mangyayari bukas, ano po, sa kabilang buhay, nabanggit yan sa Quran at sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang rin sa mga dahilan upang
mapanatili mong matibay at lalong lumakas ang iyong pananampalataya ay ang pagpili ng mga mabubuting kaibigan. Yung mga kaibigan na nandyan sa tabi mo upang patibayin ka, panatagin ka kapag ikaw ay bumabagsak, kapag ikaw ay nanghihina. Siyempre, kung ang tao wala siyang mabuting kaibigan, yung mga nakapaligid sa kanya is masasamang tao, papaano titibay ang kanyang pananampalataya? Papaano lalakas ang kanyang pananampalataya? At kapag nanghina siya, sino ngayon magpapalakas sa kanya? Kapag nadapa siya, sino yung magtatayo sa kanya? Kaya marapat sa isang Muslim, mga kapatid, ay ang maghanap ng mga mabubuting kaibigan. Ano po? Yung suhbatul akhyar, ika nga. Yung mga piling kaibigan, at hindi lamang sila basta pili, bagko sila rin ay mga mabubuting kaibigan. Mga kapatid sa Islam, sa panahong pangkasalukuyan, talamak ngayon yung fitna, yung tukso ng mundo. Ultimong paggamit mo ng cellphone, halimbawa, katatapos mo lamang magsala. Tapos pagbukas mo ng cellphone mo, makakita ka ng kung ano-ano, makakarinig ng kung ano-ano, dahilan na kung saan maaaring humina ang ating pananampalataya. Kaya ang payo ko, kung kaya ninyo, ano po, kung kaya ninyong maghanap na o sumama sa mga mabubuting kaibigan araw-araw, partikular yung mga may kaalaman sa Islam, samahan niyo sila at huwag kayong magsawa. At kung payuhan nila kayo, i-check, ituwid ang inyong pagkakamali, huwag kayong magalit. Bagkus magpasalamat ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na mayroon kang kaibigan, mayroon kang kamag-anak, o mayroon kang kakilala na nagtutuwid sa iyong pagkakamali, sapagkat yun ay tanda na nagmamalasakit siya sa iyo. Isa sa mga kabutihan ng mabuting kaibigan, ang ituwid niya ang iyong pagkakamali. At kung yung kaibigan mo naman is sinasang-ayunan niya, o di kaya walang pakialam sa pagkakamali mo, sa mga ginagawa mo, labag sa utos ng Islam, ikaw ay nalilihis na ng landas, nanghihina ka na, wala siyang pakialam sa iyo, tandayan na hindi yan mabuting kaibigan. Sapagkat ang mabuting kaibigan, siya na nariyan sa iyong tabi sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, mga kapatid sa Islam, upang lumakas ang ating pananampalataya, paramihin natin ang ating mga pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat al-iman, sabi nga, yazidu bit-ta'a, lumalakas, nadaragdagan ang iman ng isang tao, bit-ta'a, sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayang kusu bil-ma'siyah. Ito, nangihina ang iman ng isang tao, humihina siya, bil-ma'siyah, sa pamagitan ng paggawa ng kasalanan. At yung kasalanan, syempre, unang-una na rito, yung hindi pagsagawa ng pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ang tao, kapag hindi nagdarasal, unti-unti humihina ang iman niya. Kapag nalilate siya magsala ng fajar, magsala ng zuhur, nalilate siya sa mga sala, unti-unti humihina yung iman niya. Ano po? Kapag yung tao, laging tumitingin sa haram, laging nakikinig ng haram, laging nanonood ng haram, ang lumalabas sa bibig niya ay pawang kasinungalingan, panlilibak, paninirang puri. Ano po? Humihina yung iman niya. Nakakahina po ng iman niyan. Tandaan natin, ulbalikan natin, ang iman, yazid, nadaragdagan ang iman kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. At nababawasan, humihina yung iman kapag sumusuway ang tao kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o gumagawa ng kasalanan. Isa rin sa mga dahilan, mga kapatid, upang tumibay ang ating pananampalataya, upang manatiling malakas ang iman ng isang tao at lumakas ang kanyang ugnayan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang laging pag-aalala. Ano po? Ang lagi niyang alalahanin ang kabilang buhay. Balang araw, iiwan niya ang mundo. Lilisanin niya ang mundong ibabaw. Ang taong lagi nag-iisip ng kamatayan, lagi siyang handa.
Laging malakas ang kanyang pananampalataya sapagkat araw-araw niyang iniisip yung kamatayan sa umaga, sa maghapon at sa gabi. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dhikri hadimil ladath." Paramihin ninyo anya ang gumigiba. Ano po? O yung sumisira ng mga kasiyahan. So ano yung sumisira ng mga kasiyahan? Yung kamatayan. Paano? Halimbawa, sa isang okasyon, yung mga tao masaya, mashallah, tapos may isang kamag-anak na bigla na lamang namatay. Ano nga yung mangyayari? Di ba masaya sila? Tapos isa sa mga mahal nila sa buhay, mamamatay sa oras na yon, nasira yung kanilang kasiyahan. Kaya ito yung utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang utos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthiru min dhikri," paramihin ninyo anya ang pag-aalala. Ang pag-aalala saan? Sa sumisira, gumuguho ng kasiyahan. Ito yung kamatayan. Ngayon, ang isang Muslim, kapag palagi siyang kapag palagi niyang inaalala yung kamatayan, ang kanyang buhay sa libingan, lagi pong insyaallah subhanahu wa ta'ala tumitibay ang kanyang pananampalataya. Hanggang dito na lamang. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung may mga katanungan sa inyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mashallah. Watching from Damam, Al-Khubar, si sister, yung ragdal po natin, sister Hamsirina. Ano po? Yung pusa natin na ragdal, huwag niyo po kaming kalimutan. Tanong ni MG Gandawali, "Ustad, kasalanan, anong kasalanan ang mahirap ipagpatawad ni Allah?" Tandaan natin, ang sabi sa banal na Quran, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a." Ito. Katotohanan, pinapatawad ni Allah ang lahat ng uri ng kasalanan. Balikan natin yung talata, yung simula ng talata. "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." O mga mananampalataya, sabihin mo Muhammad, aking mga alipin, aking mga lingkod, sila na naging mapagbalabis sa kanilang mga sarili, yung gumawa ng maraming kasalanan, la taqnatu, utos sa atin, huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ni Allah. Katotohanan, si Allah, pinapatawad niya ang lahat ng uri ng kasalanan. Innahu huwal ghafurur rahim. Si Allah ang mapagpatawad, ang mahabagin. Patungkol naman sa mahirap patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala o yung hindi niya pinapatawad na kasalanan, walang iba kundi yung shirk. Ang shirk, yung pagtatambal kay Allah, yung gagawa ka ng ibang Panginoon maliban sa kanya, hindi niya papatawar ng iyong kasalanan. Kapag ang taong namatay, tinatnan ng kamatayan na mayroon siyang ibang Panginoon maliban kay Allah, hindi ito mapapatawad ni Allah. At ang ibang kasalanan ay papatawarin. Ito ay sa kapahintulutan at sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Wallahu alam. Franceng Fahad Modesto, 2 months pa lang ako sa pagiging balik Islam. Mashallah. Welcome sa Islam, Franceng Fahad. Ano po ba ang mga dapat kong gawin bilang isang balik Islam? Ang una, syempre, magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ginabayang kanya sa Islam. Paramihin mo yung pagkapasalamat sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Pangalawang bagay, dapat mong pag-aralan, kapatid, ang Islam. No, magtanong ka sa mga nakapag-aral, yung mga basic na dapat mong pag-aralan, unang-una rito, yung 5 haligi ng Islam at yung 6 na paniniwala ng mga Muslim, dapat mo itong pag-aralan, pag-aralan ng malalim, yung 5 haligi at 6 na paniniwala ng mga Muslim. At yung mga susunod, inshallah subhanahu wa ta'ala, karagdagang kaalaman na. Pero yung pangunahing bagay na dapat mong malaman, yung 5 haligi ng Islam. Yung 5 haligi, ito yung shahada. Yung sinabi mo bago ka mag-Muslim, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah at si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugo at lingkod. Pag-aralan mo yun. Ano ba yung kahulugan niya? Pangalawa, yung sala. Ano ba yung tinutukoy sa sala? Pangatlo, yung pagbibigay ng zaka, yung taunang kawang gawa, obligasyon sa mga mayayaman. Ano po? At yung pang-apat, yung pag-aayuno, yung 5, yung hajj.
obligado sa iyo kapatid na Muslim na pag-aralan ang limang bagay na ito. At yung anim na paniniwala, al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah, wa malaikatihi, paniniwala sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, sa kanyang mga libro, sa kanyang mga kapahayagan na ipinadala dito sa mundo, wa rusulih, at paniniwala sa kanyang mga sugo, sa mga propeta, at paniniwala saan sa kabilang buhay, may paraiso at impyerno, at ang paniniwala sa nakatakdang tadhana, mabuti man ito o masama. Dapat ba itong pag-aralan, kapatid na Muslim, at inshallah yung mga karagdagang kaalaman sa susunod na yon. Ngunit yung limang haligi at yung anim na paniniwala, dapat mo yan masaulo at malaman ang ng kabuuan, no, malaman ng wasto ang limang haligi at yung anim na paniniwala. Yan yung mga bagay na dapat mong unawain, kapatid na Muslim. Kapatid na Francine, na kapatid na Fahad, na bagong balik Islam pa lamang. I-welcome po natin siya, mashallah. Si Ali Makabato. Assalamu alaikum Ustad, magandang umaga. May tanong ako, okay lang ba sa'yo? Pinagbabawal ba ang ilagay sa Facebook profile ang isang picture? Anong picture po ang ilalagay? Depende po sa picture na ilalagay mo. Kung larawan mo naman, syempre, may mga tao na nagsabi na ito ay haram, may mga scholar at may mga pantas naman na hindi haram. Ano po? So, kung hindi haram naman yung ipapost mong larawan, inshallah hindi po yan haram. Wallahu alam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Nuraima na nanonood sa Qatar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi kay Sister Janet Tong. Mashallah kay Abdul Halik na nanonood sa Holo. Holo ng University. O nasa Riyadh ka ngayon, mashallah. Ustad, kailan na yung vacation mo dito sa Pinas? Inshallah po, next week, bidnila. Sa mga nagtatanong, next week, inshallah, nasa Pilipinas tayo, bidnila, subhanahu wa ta'ala. MG Gandawali. Ustad, pa plano ko mag-hajj, inshallah, ano po ang balas ng hajj? Balas, ibig sabihin, reward. Ano yung reward? Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, al-hajj al-mabrur, laysa lahul jaza illa al-jannah. Ang hajj na katanggap-tanggap para kay Allah, walang ibang reward maliban na lamang ang paraiso. Inaantay ka ng paraiso kapag ang hajj mo ay katanggap-tanggap. At ang tanong, paano malalaman na ang hajj ng isang tao ay katanggap-tanggap kay Allah? Una, kapag isinagawa niya ang lahat ng mga obligasyon sa hajj, lahat ng haligi ng hajj, lahat ng sunna sa hajj, at iniwasan niya, nilayuan niya ang lahat ng mga ipinagbabawal sa hajj. At isa rin sa mga dahilan na yung hajj ng tao ay mabrur, katanggap-tanggap kay Allah, kapag siya ay pumunta sa Makkah upang isagawa yung hajj na siya ay mabuti, at nung nilisanin niya yung Makkah, bumalik siya sa kanyang lugar, lalo siyang naging mas mabuti. O di kaya naman mula siya ay pabaya nung sinagawa niya yung hajj, at after niyang maisagawa yung hajj, nagbago siya. Ano po? Siya ay naging mabuting tao. Isa yan sa mga tanda na yung hajj ng tao ay katanggap-tanggap. Wallahu alam. Tanong ni Sumaya de los Santos Andi. Nagsalam si Sister Sumaya. Next question. Pwede po ba kay Joharna Kusain Ali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pwede po bang kainin ang kinatay ng hindi nagsasala? Naku po. Ang kinatay ng tao hindi nagsasala, sabi ni ang fatwa diyan, ang fatwa ni Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen rahimahullah, yung taong nagkatay halimbawa ng manok, ng kambing, ng baka, yung taong Muslim na hindi nagsasala talaga, walang sala, jahid siya, kumbaga tinalikuran niya yung pagdarasal, ang sabi ni Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen, hindi siya pwedeng samahan, hindi siya pwedeng kapag namatay siya, hindi pwede siyang salahan. Hindi siya pwedeng ilibing sa libingan ng mga Muslim. Hindi siya pwedeng hugasan, paliguan kapag siya namatay. At hindi rin siya, yung mga katay niya, hindi rin pwedeng kainin. Sino yun? Yung taong hindi nagdarasal. Ito po yung taong hindi nagdarasal ng alal itlak. Kumbaga, wala siyang pakialam sa sala nung siya'y buhay pa. Never siya nagsala. Kumbaga, at wala, hindi niya ito pinaniwalaan na yung sala ay obligasyon ng isang Muslim.
Yun po yung sinabi ni Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah, hindi po ako kasama. Hindi po galing sa akin yung fatwa na yun, bagos ito ay galing kay Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi rito ni Lolita Doblado, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, pwede po ba mag-ask about sa topic sa karapatan ng second wife? Salamat po. Kung ano yung karapatan ni first wife, siya rin ang karapatan ni second wife, ni third wife, ni fourth wife. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kay Aliyah, nanonood siya sa Intramuros, Manila. Mashallah. Ang tanong ni Napisa Pontejo Modiaba, Ustad, okay lang po ba na hindi magsujud at tilawa kahit tapos mo nabasahin ang buong banal na Quran? Kapag nakatagpo ka ng mga yung sujud tilawa na kung saan kailangan yung may mga signs sa Quran na dapat ka magsujud, magsujud ka po. Ito yung mas mainam. Mas mainam yan sapagkat yun ay sunnah. Si Lalin, kahit hindi, waalaikum, kahit hindi po ako Muslim, lagi raw siyang nanonood sa atin kahit nung nasa Saudi pa ako, mashallah. Inshallah po, sister, kayo po ay gabayan ni Allah at maging kapatid namin kayo sa Islam. Dalangin namin na balang araw yakapin ninyo yung Islam, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Si Darwisa bint Adam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano po ang masasabi niyo sa mga fitna na nangyayari ngayon sa mga umma? Ang fitna sa panahon pa yan nung pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano po, nung unang panahon pa may fitna pa. Meron pang tinatawag na fitnatul Quran. Yung sinabi nila yung Quran daw ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya ito salita. Maraming fitna yung nangyari. Yung digmaan sa pagitan ng mga sahaba radiyallahu anhum, marami pong fitna. Noon, ngayon, at sa susunod pang henerasyon, may mga fitna. May mga khawarij. May mga tao na nagsasabi na sila ay Muslim, pero hindi naman sila Muslim. Ang masasabi natin sa nangyayari ngayon, ito ay kabilang sa mga sunnah ni Allah. Ibig sabihin, ito ay kagustuhan ni Allah, plano ni Allah, ngunit mag-isip lamang tayo ng mabuti. Palagi tayo mag-isip ng mabuti sa mga nangyayari. At manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob niya sa atin palagi yung sawab, yung tamang aral, yung tamang paniniwala, ano po, yung tamang akida, tamang doktrina. At biyayaan niya tayo ng magandang pagkamatay bago natin lisanin ang mundo at tanggapin niya ang ating mga mabuting gawa. Ustad, pengi po ng payo ang tamang pamaraan ng pagdadaawa sa na hindi malinis na nang hindi sila mainis o magalit sa Quran. Ang tamang paraan ng da'wa, kapag kausap mo yung mga hindi Muslim at mga Muslim mismo na pabaya, kung paano magda'wa si Propeta Muhammad SAW, sapagkat siya ang ating huwaran, siya ang ating modelo, katulad ng sinasabi sa banal na Quran, لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Katotohanan, mayroon sa inyong isang mabuting halimbawa. Siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabuting modelo si Propeta Muhammad kapag ikaw ay naghahangad na makapasok sa paraiso. Liman kana yarjullah. Kapag ikaw ay naghahangad na makita si Allah sa kabilang buhay at naghahangad ka na makapasok sa paraiso. So siya yung modelo natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Gilbert Palma. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, mashallah, kay Albar Monzon na nanonood sa Davao, sa Makati City. Wa alaikum salam kay Gonzaga April. Mashallah, sa Basilan, si Rashida Jaji Jul. Nur Aisha. Welcome po. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kung meron kayong katanungan, Gonzaga April, mashallah, nanonood sa Santo. Puerto Princesa, mashallah, sa Palawan. Mashallah, tabarakallah.
sabi ni Sweetie Karima, kaya mas mainam daw na mag-asawa ng sheikh o ustad upang lalong tumibay ang pananampalataya ng mga babae na binikab. Hindi kailangan sheikh o hindi kailangan ustad ang mapangasawa ng mabuting muslima. Ang kailangan mapangasawa ng babaeng muslima, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, yung lalaki na may takot kay Allah at yung may magandang pag-uugali. Kasi may mga tao, sinasabi nila na sila ay sheikh, sila ay ustad, pero wala naman silang takot kay Allah. Kapag malayo sila sa paningin ng mga mata ng tao, gumagawa sila ng kasalanan, gumagawa ng mga haram, gumagawa ng mga ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kapag sila naman ay, at may mga tao naman na sinasabi lang ustad sila, sheikh sila, alim sila, pero masama yung ugali. Ano po? Hindi yan, hindi kailangan makapag-asawa ang babae na ganun. Ngunit kapag ang babae nakapag-asawa ng isang ustad na may magandang ugali, may takot kay Allah, sabihin natin, hada nur na ala nur. Ano yan ay mabuti, liwanag, at pagkatapos ay liwanag. Malaking biyaya po yun. Kay Sayrul Alil na nasa Dubai, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggang dito na lamang, tanggapin nawa ni Allah sa atin at sa inyong ating mga mabubuting gawa at patibayin niya ating pananampalataya. Wallahu alam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.